yun yung pinakamalaking pagkakamaling nagawa ko. Hindi na bago sa atin ang mga kaso ng mga kabataang naaabuso. Pero hindi natin maikakailang nakakaalarma ang mga ganitong pangyayari. Nagyaya siyang mag-meet kami. Siyempre, pumayag ako kasi may tiwala na nga ako sa kanya. Ang komunikasyon ngayon ay mabilis at madali. Mula text hanggang internet, patok sa kabataan. Dahil dito, marami tayong bagong nakikilala sa mga social networking sites, forums, chat, at kahit sa simpleng text. Ang kabataan ngayon, excited mag-explore ng mga bago. Hindi sila takot makipagkilala dahil parang fad na lang ito na lahat naman ay nakikipagkilala rin kung kani-kanino. Okay lang naman po kasi po pag i-meet nyo po yung kachat nyo, malalaman nyo po kung ano yung itsura niya or what he's really like. Ako, pabor naman ako sa pakikipag-eyeball, pero as long as hindi gumagawa ng kahit anong immoral or hindi dapat sa age ng mga kabataan ngayon. Pwede naman, pero dapat alam mo yung limitations mo. Pero meron din naman na sa tingin nila, eh hindi ito ang tamang paraan ng pakikipagkilala. Para sa akin, hindi. Kasi delikado, malay mo kung saan-saan kanya dalhin, kung ano pang mangyari sa'yo. Hindi. Dahil malay mo, hindi naman pala babae o lalaki yung kaibol mo eh. First and foremost, baka po kasi Indianin ka. Iwan ka na lang dun. Tapos baka may pinaplano silang masama. May mga masamang plano. Baka patayin ka nila. Ganun. Aware din ako doon kasi marami ding reports na marami ding reports and cases na kung saan sa eyeball pero na-aksidente or minsan ay napapasama. Si Susie, sa unang tingin, hindi mo talaga akalaing biktima siya ng pang-aabuso. Ang masaklap nga lang sa pakiramdam ko, na yung simpleng pakikipag-eyeball niya na uwi sa karahasan. Nung unang nagkita kami, inaya niya akong mag-dinner sa Jollibee. Nakakatawa siya, pinapasaya niya ako. Gumabi na nun, sabi ko, gusto ko nang umuwi. Tapos sabi niya sa akin, ang gusto pa niya daw akong makilala kasi daw mahal niya na din ako. E di namasyal kami. Nagtuloy-tuloy yun ng ilang linggo hanggang sa isang araw. Nag-iya siya sa bahay ng kaibigan daw niya, hindi ko alam. Tapos pagdating namin doon, inuman pala. Tapos nag-iya siyang uminom, ayoko pero pinipilit niya ako. Hindi naman ako makatanggi kasi ayaw niya akong pauwiin. Ayun, ang dami ko nang nainom noon, bigla kong nalasing. Tapos dinala niya ako sa isang kwarto. Hindi ko na lang namalayan. Nagsasamantalahan na pala niya ako. Sa kaso ni Susie, inilihim niya ang kaganapang ito sa takot at kahihiyan na maaari nitong idulot sa kanyang pamilya at sarili. Si Attorney Mia Coward ay ilang beses nang narinig ang mga storya tulad ng kay Susie. Marami nang natulungang kaso ng mga kabataang naabuso si Attorney Coward. Sa ganitong sitwasyon, ang di pagbigay ng consent ng biktima ang alas nila. Kung gusto ng babae, wala pang kaso. Pero once na gusto na makipag-sexual intercourse yung lalaki at sinabi ng babae, even in the act of kissing, you know, being intimate like that, pag sinabi na yung ayaw kong mag-sexual intercourse or maybe ayaw kong mag-sex, pag sinabi niya yun, then the consent ends there or there is no longer any consent kung magkipag-sex yung lalaki. Agreeing to see each other or yung sinasabi ng mga kabataan na makipag-eyeball is not a crime. Hindi mo dapat sisihin yung babae kung bakit siya pumayag na makipagkita. Nagtungo kami sa Child and Family Services, isang non-government organization
kung saan binibigyang pansin nila ang mga kabataang kagaya ni Suzy. Ayon kay Ms. Millicent Juloya, mahirap intindihin kung ano ang nasa isip ng mga kabataang na abuso. Kami mismo, we do not really know kung healed na ang bata. Kasi the healing may take a lifetime eh. Depende sa laki ng damage na nangyari sa bata. Depende rin sa support system na nakuha niya. Very resilient ang bata. Once abused, madali siyang mag-bounce back. No? But there are some of those na mas may difficulty to bounce back. Dagdag naman ni Attorney Coward na kadalasan sinisisi ng mga kabataang na abuso ang sarili sa nangyari, sila'y nagiging self-destructive dahil wala silang nagawa. For me, that's one factor kung bakit ang rape victim or victim of sexual abuse usually keeps quiet. Usually keeps quiet kasi siya pa yung pipintasan ng community. Siya pa yung may kasalanan ngayon. Parang siya yung napro-prosecute. Mula sa internet users, chat forums, at research, nakabuo ang KNN Baguio ng ilang tips para sa nakikipag-eyeball. Una, huwag makikipag-eyeball mag-isa. Mas mainam kung may mga kasama o grupo. Pangalawa, huwag sasama sa ka-eyeball kung iimbitahan sa bahay, lalo na kung hindi pa siya tuluyang nakikilala. Pangatlo, makipagkita sa mga lugar na maraming tao tulad ng mga lugar pampubliko. Pang-apat, huwag na huwag agad magtitiwala at magbibigay ng mga personal na impormasyon. Maaari itong gamitin laban sa'yo. Pang-lima, kapag hindi komportable sa kasama, huwag nang ipagpatuloy pa ang pakikipag-eyeball. Trust your instincts, ika nga. Pang-anim, huwag na huwag tatanggap ng anumang alok galing sa ka-eyeball. Maaaring may pampatulog ito. At pang-pito, dapat maging laging handa kung ano man ang mangyari. Mainam na nakahanda ang iyong cellphone na makatawag sa kinauukulan. Unti-unti nang bumabangon si Suzy, inikayat ng KNN Baguio na magsumbong siya sa pulis. Inimbestiga na ngayon ang kaso, pero hindi pa rin nahahanap ang suspect. Hindi naman masamang makipag-eyeball, pero dapat lang nating isipin ang ating kalagayan bago natin sabihin ang mga katagang meet tayo. Kabataan Express ay hatid sa inyo ng UNICEF.